Kumusta everyone? Welcome sa panibago na naman nating lecture. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa positive psychology. Anong pinagkaiba ng positive psych sa tinatawag nating popular psychology? But more than that, mas gusto kong i-emphasize in this lecture yung danger o yung panganib ng popular psychology. Ano yung pwede mangyari sa atin, sa psychological life natin, kapag ang ina-apply natin is popular psychology instead of positive psychology. So the first thing we have to know is to understand anong pinagkaiba ng popular psych sa positive psych. Marami kasing mga tao, including psych majors, akala nila pareho lang yung popular psychology sa positive psychology. The thing is, hindi sila pareho. Dapat meron tayong clear differentiation between the two. Saan mo pinagkaiba ng dalawa? Sabi ng APA, ang popular psychology is a psychological knowledge as understood by members of the general public which may be oversimplified, misinterpreted, and out of date. I want you to focus on those three last words, oversimplified, misinterpreted, out of date. Dito pa lang, malalaman mo na delikado na i-apply sa buhay natin ang katuruan ng popular psych. Siyempre, ayaw natin na ina-apply natin sa buhay natin is oversimplified, misinterpreted, or out of date. Gusto natin yung baliktad. Gusto natin yung detailed. Gusto natin yung correct interpretation. Gusto natin yung hindi out of date. Yun ngayon yung positive psychology. Ang positive psychology, ang mga claims niyan nang galing sa scientific method based on current data. So sa popular psychology, yung mga knowledge claims dito, yung mga pinagpapalagay dito na totoo, especially about happiness, is based on these three words. Or hindi lang nalagay dito ng APA, no? Yung popular psychology is common sense knowledge or experience-based knowledge. Marami mga popular psychology claims, wala naman talagang data na sumusuporta, pero dahil na experience ng isang tao, na experience ni Mang Berto, iisipin ng mga tao na totoo rin sa lahat. So kung totoo kay Mang Berto, totoo rin sa lahat. Yan. Nako, that's a very dangerous way of generalizing knowledge. Okay? So again, dito sa slide na to, magkaiba ang popular psych sa positive psych. Pero mag-focus lang ako, I want to zoom in sa dangers ng popular psychology, no? How dangerous popular psychology can be. Maraming teachings ang popular psych, but in this lecture, I just want to focus on one. Kasi sa tingin ko, ito yung pinakasikat na teaching at maraming mga young people naniniwala sa popular psychology teaching na to. Ito yung tinatawag kong self-love movement. Wherein ang tinuturo dito is, ito, your priority in life must be your comfort and your own happiness. Self above all else. So yung self-love movement, tinuturuan ng mga tao na dapat ang priority mo yung sarili mo. Gawin mo nang gawin yung mga bagay na masaya ka, hindi ka dapat nakaka-experience ng struggles or hardships, dapat lagi ka lang relax. Dapat lagi ka lang happy. So sa internet, marami mga memes, no, ang nagkalat that reflects more or less self-love movement. So yung mga ganyang linya, mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Or pwede bang starting today, mahalin mo na ang sarili mo. Many young people today would not see any wrong sa mga statements na yan. In fact, magpa-survey ka, maraming tao agree dyan. Lalong-lalo na kapag naririnig nila na dapat mahalin ang sarili. Talagang almost nobody would disagree that statement is wrong. Actually, more than this meme sa internet, no, dagdagan ko pa ng mga summary statements yung tinuturo ng popular psychology. Ayan. So kapag naniniwala ka that the following statements are correct, walang mali, most likely, you are agreeing with the self-love movement. Dapat lagi ka lang comfortable, lagi lang good vibes, bawal ang nega, chill lang dapat sa buhay. And believe it or not, marami mga influencers dyan, hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan, yan ang tinuturo sa mga subscribers nila. And many people, because they look up to these influencers, naniniwala na ang buhay, na ang psychological life, dapat ganyan. Laging comfortable, laging good vibes, dapat laging chill lang.
Okay, so yung mga tao na naniniwala dyan, they do everything they can in their life to achieve this. Para laging comfortable, para laging good vibes, para laging chill. Diba? So, ano ngayon ang issue dyan? Mali ba sa psychological life natin na i-apply yung ganitong teaching ng self-love movement? I would say, yes, mali. Merong problema when you apply these principles in your psychological life. Kasi, yung mga teachings na yan, it is against the teaching of self-actualization. So, yung mga psych majors, I'm sure, nare-recognize yung term na yan, Abraham Maslow yan, which is a good thing for our psychological life. Kasi, kapag ang tao nagsiself-actualize, na-achieve natin yung full potential natin. So, nagiging ano tayo, no? Na nagiging posible yung process of growth. Ang tawag dyan, self-actualization. Yung mga potentials natin, unti-unti, nagbubunga, unti-unti, lumalabas. So, basahin nyo na lang or panoorin nyo na lang yung lecture ko on self-actualization dito sa YouTube channel. Pero, ang gusto kong i-emphasize dito, merong prerequisite. Meron munang dapat mangyari para matupad yung self-actualization, and that is the idea of a struggle. So sabi ni Maslow, para ang tao lumabas yung full potential niya, ma-develop siya towards growth, kinakailangan niyang mahirapan. At marami mga forms ng struggles that will enable self-actualization. Para lumabas yung potential mo, yung tunay na galing mo, o dapat maka-experience ka ng pagod, maka-experience ka ng sacrifice, pain. Minsan, kailangan mo pagdaanan ng anxiety, hardships, frustrations, at iba't iba pang mga struggles. So kapag nalagpasan mo ng maayos itong mga struggles na yan, dyan palang lalabas yung self-actualization na sinasabi. Para maging self-actualized person ka, kailangan ma-undergo mo yung mga struggles na yan. So fast forward, kapag na-undergo mo ng maayos, nalagpasan mo ng maayos yung mga struggles na yan, yan yung mga bagay na nade-develop sa'yo. So, you become a resourceful person, gumaganda yung negotiation skills mo, na-develop mo yung contentment, communication skills, leadership, at iba't iba pang mga magagandang development sa psyche natin. So, again, yung mga magagandang developments na yan sa psyche natin, hindi yan mangyayari kung hindi makaka-experience ng struggles yung psyche natin. Kaya nga sabi ko in the previous slide, ang prerequisite para makapag-self-actualize yung tao is struggle. Hindi natin ma-achieve yung full potential natin kung walang struggle. One of the best analogies na nabasa ko, no, in connection to self-actualization is isipin daw natin yung mga paru-paro. Para maging ganito kaganda yung paru-paro, kinakailangan in the process mag-struggle siya. So magsisimula siya dito sa cocoon. Nakakulong siya. And as time goes by, unti-unti, mag-i-struggle yung butterfly na makawala doon sa cocoon niya. Pero hindi dapat tayo maawa sa butterfly. Halimbawa, nandito pa lang yung butterfly, nakikita natin nag-struggle. Tapos naawa ka, tinanggal mo yung cocoon niya para tulungan siya na makawala. If you do that, the butterfly will not be as beautiful as this. Kasi in-store mo yung process. Tinanggal mo yung struggle. So, hindi magiging ganito kaganda yung outcome ng butterfly if you take away the struggle from the butterfly. Kinakailangan hayaan mo lang na yung butterfly nag-i-struggle para ma-achieve niya yung full potential niya bilang butterfly. Another example, no? From butterfly, talon tayo sa mga pusa. Maraming iba't ibang mga universities, maraming pusa sa loob. And let's face it, yung mga pusa sa loob ng universities, hindi sila mga pusa na self-actualized. Marami silang mga potentials na hindi na de-develop because they are inside the campuses. Kasi sa loob ng campus, binababy sila. Pinapakain ng mga estudyante, nilalambing ng mga teachers, binibigyan ng mga shelter. So, in so doing, walang struggle sa loob ng campus kapag pusa ka. Ngayon, ang pangit na nangyayari dyan, because they are so pampered, because they are so sheltered, yung mga potentials na pwedeng lumabas sa isang pusa, hindi na de-develop. Like what? Resourcefulness, fighting skills, escape skills, athleticism, crossing the street. Lahat yan hindi ma-de-develop.
Bakit? Hindi naman kasi kailangan yan inside, when they are inside the campus, because they are being pampered. So although pusa sila, hindi sila self-actualized cats. Hindi nila na-achieve yung full potential nila bilang mga pusa. On the other hand, sino yung mga pusa na talagang yung kanilang potential na develop? Yan ngayon yung mga pusang kalye. Yung mga nakaka-experience ng struggle araw-araw. Hindi nila alam saan sila kukuha ng pagkain. They have to escape different dangers. In so doing, habang nahihirapan sila in their everyday life, sa kalsada, sa kalye, o ano naman na magandang nangyayari, na de-develop yung kanilang potential bilang mga pusa. Kaya marami mga pusang kalye, mataas ang resourcefulness, mataas ang fighting skills, magaling sa escape skills, mga athletic, they know how to cross the street. Lahat yan, fully 100% developed kumpara sa mga pusa na nasa loob ng campus na mga pampered. You see? So those struggles na na-experience sa mga pusa, yan ang nagpalabas. Yan ang nag-develop ng potentials ng mga pusa na yan. At yung comfort na na-experience sa mga pusa inside the campus, that comfort in itself, yan ang humaharang sa full development ng mga pusa inside the campus. Oh. So, i-apply natin yung principle na yan sa mga tao. Kapag naniniwala ka sa self-love movement, naniniwala ka na dapat chill-chill lang, lagi ka lang happy, lagi kang comfortable, tinatanggal mo yung struggle in the process. At kapag tinanggal mo yung struggle, ano ang nagiging outcome niyan? Hindi mo na-achieve yung full potential ng sarili mo. Tinatanggal mo yung tiredness, sacrifice, pain, anxiety, hardships, and frustration. Kasi naniniwala ka dapat lagi lang comfortable, lagi lang good vibes, chill lang dapat. So ano nangyayari? Hindi ngayon lumalabas yung potential mo as a human being. I mean, hindi nade-develop yung potential mo as a human being. Hindi ka nagiging resourceful, hindi nade-develop yung patience mo, yung skills na dapat magaling ka, hindi ka masyadong nag-excel doon because you pamper yourself too much. Tinatakasan mo yung mga pains and yung mga struggles na dapat nagpapalabas sa'yo ng mga potential na yon, na dapat nagde-develop sa'yo ng mga potentials na yon. Oh. Kaya, ito yung dapat nating response, no, in connection to everything I'm discussing here. Some hardships and struggles are necessary to have a better psyche. Yan. Hindi natin dapat tinatakbuhan yung mga hardships, yung mga struggles. In fact, dapat ang tingin natin sa hardships and struggles, necessity. It's a need. Kailangan natin ma-experience yung mga hardships na yan, yung mga struggles na yan, para lumabas yung full potential natin. Kaya nga ang Biblia, hindi against struggle eh. In fact, the Bible wants people to struggle because the Bible believes that these struggles, these difficulties, these hardships, ito yung magdadala ng spiritual development. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Bakit? Bakit kailangan joyful ka kung may trials ka? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kasi pag nalagpasan mo yung trials na yan, yung struggles na yan, magkakaroon ka ng spiritual development such as you become a persevering person. So again, ulitin ko, hindi lahat ng hardships and struggles dapat tinatakbuhan, maraming hardships and struggles necessity for our own development. In the language of clinical psychology, no, in connection to the book of James, ito yung tinatawag nating post-traumatic growth. Na may mga tao kahit na nag-undergo ng traumatizing experience, yung mga traumatizing experiences na yon, nag-develop ng mga positive psychological qualities nila. Dahil sa traumatic experience nila, mas naging patient sila. Mas naging resilient sila. Because of these traumatic experiences, mas naging maayos yung relationship nila with other people, so on and so forth. Diba? In connection to that, pwede mo pang idagdag yung resilience eh. Resilience is a very good positive quality. Na talagang kapag mataas ang resilience mo, gumaganda yung psychological life mo. But the question is, paano ba nade-develop yung resilience? According to studies, resilience are developed through struggles. Imposibleng ma-develop mo yung tibay mo nang hindi ka nag-undergo ng hardships. Walang easy road, sabi nga nila, towards resilience.
A person only becomes resilient if that person is willing to undergo the necessary hardships and struggles that he or she needs to develop resilience. Kumbaga, if I'm going to summarize everything I'm discussing here, no? Ang prerequisite talaga ng greatness para maging self-actualized person ka, kinakailangan mo ng struggle. The struggle must be a part of the process towards being a self-actualized person. Hindi ka magiging great kung hindi ka mag-struggle. Kailangan mo muna mag-struggle, kailangan mo munang mahirapan para maging great ka. Kasi kapag meron kang struggle, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng adjustments. Nabibigyan ka ng feedback na ito pa yung mga bagay na dapat mong ayusin. Ito pa yung mga bagay na dapat mong i-develop. And as you do those adjustments, unti-unti, ayan, nagkakaroon ka ng mga behavioral improvements, nagiging great ka. Such as si Michael Jordan. Oh, kaya sabi nga ni Michael Jordan, napaka-positive ng tingin niya sa obstacles eh. Obstacles make you great, to make the long story short. Kung isa-amara is may sinasabi ni Jordan dito, huwag ka raw tumakbo sa mga obstacles. Gawan mo ng paraan para ma-overcome mo yung obstacles mo. Because in so doing, in the process of dealing with your obstacles, yun, nagkakaroon ka ng mga adjustments within yourself that eventually makes you a better person. Local example natin, si Heidelin Diaz. Nanalo siya ng gold sa Olympics. Pero bago niya nakuha yan, punong-puno muna siya ng struggles. Pinakita niya yung kamay niya, no? O, ito yung kamay niya. Yan yung itsura ng sugat-sugat niyang mga kamay bago niya nakuha yung gold medal. Kinailangan muna ng struggle para ma-achieve yung kanyang fullest potential of winning the gold medal. Again, dito papalya yung idea ng self-love movement. Kasi kung again, naniniwala ka sa self-love movement, sinusunod mo yung katuruan yan, lahat yan tatanggalin mo sa buhay mo. Ayaw mong napapagod ka. Ayaw mong nagsasacrifice ka. Ayaw mong nasasaktan ka. Ayaw mong may anxiety ka. Ayaw mong may hirap. Ayaw mong na-frustrate ka. So you can only imagine, pag lahat yan tinanggal mo, oo nga, wala kang struggle, pero anong kapalit nun? You are missing a lot from enjoying your full potential. Hindi mo na-achieve yung full potential mo. Hindi ka nag-grow. Kasi kinain ka ng sistema ng self-love movement. Diba? So wala kang persistence, wala kang resilience, napaka-hypersensitive mo sa mga negative emotions, pinagalitan ka lang ng konti, umaalis ka na ng trabaho, pagsabihan ka lang ng konti, nagtatampo ka na, umaayaw ka na kaagad sa mga challenges, umaayaw ka na kaagad sa mga projects. Hindi ka talaga mag-grow pag ganyan. Bakit ba ang tao nagiging ganyan? Kasi nga, in-internalize niya yung maling katuruan ng self-love movement na base sa popular psychology. Meron nga akong isang kilalang school, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, pero meron silang pinupuntahang website wherein yung mga estudyante naghahanap ng mga tips kung sino ba yung mga props na kukunin nila for a particular SEM. So, hihingi sila ng tulong sa mga upper batch. Sino ba yung mga prof na dapat nilang kunin? And if you notice, kapag mababasa mo yung mga pinopost doon, ang gusto ng mga estudyante na prof, gusto nila yung mga e-enrollan nila, yung mga prof would be what? Easy. Mga prof na chill lang daw. Yung mga profs na friendly. Ibig sabihin, ayaw nila yung prof na mag-i-struggle sila. So, let me just give you some examples, no, of post. Ayan. So, merong nag-post. Sabi niya, prof related. Hi everyone, hope you can give me your thoughts on the following props. Tapos may mga pangalan ng props. Hindi ko na lang nilagay yung mga pangalan dyan, no, due to privacy. Pero yung mga sumagot, no, kung sino ba raw yung mga prof na dapat nilang enrollan, take a look at this. Yan. So may sinabi yung pangalan ng prof, bakit daw siya dapat mag-enroll doon kasi super nice. Light lang daw yung workload. She records and uploads all her lectures. Hindi mo na kailangan magkopya ng notes. O, sabi naman ng isa, enroll ka kay ganitong prof kasi sobrang bait. Nakikinig sa klase. Yung workload, magaan. Carry lang. Yan. Yung exercises, sobrang dali. See? So ngayon, kapag ang isang estudyante na mag-e-enroll na basa yan, syempre, dito ngayon siya mag-e-enroll sa mga prof na yan. Now, imagine this.
kung lahat na lang ng prof na i-enrollan ng isang estudyante sa school na to, lahat na lang ganyan ang quality. Lahat ng prof, super nice. Lahat ng prof, super dali ng mga binibigay. Oh, ano mangyayari sa estudyante na yan? Pag-graduate niya in the future sa PICC, oh, meron siya pinagmamalaking degree. Oh, pero we have to question, kamusta naman kaya yung character niyan? Oo nga, nakagraduate ka. Pero bilang isang estudyante ng psychology, na-achieve mo ba yung fullest potential mo as a student? Kumbaga, i-relate mo yan sa butterfly. Ano kaya ang itsura ng isang estudyante nag-graduate sa PICC kung lahat ng pinagdaanan niyang prof, ganyan, walang struggle? I don't think that student will be as beautiful, will be as developed as this butterfly. The same thing with the cats. Kung lahat na lang ng prof na dinaanan mo, madali, chill, walang kahirap-hirap, I don't think you are a self-actualized student. Siguro, estudyante ka lang na may diploma, pero not necessarily you have achieved your full potential, which makes your school experience a failure. Kasi yun nga yung isa sa mga purpose ng school eh. Ma-move forward ka towards your fullest potential. Wala. Iniwasan mo nang iniwasan yung struggle. Iniwasan mo nang iniwasan yung mga mahihirap. Naging laging madali ang buhay mo inside this school. Good luck na lang sa'yo pagpasok mo ng tunay na buhay. Once you enter the real world where people are not as nice as this, sorry to say, pero hindi ka prepared na harapin yung mga demands of the real world. Diba? Kasi hindi mo na-achieve yung fullest potential mo. Hindi mo na-develop yung mga qualities that you really need to achieve in the real world. Alright? Kaya nga, in closing, ano yung mga responses na pwede nating matutunan in this short lecture? Number one, we really need to question the validity of the self-love movement. Huwag nating isipin na ang struggle, evil. No? Huwag nating isipin na dapat lahat ng hardships, wala. Hindi dapat takbuhan mo. Kapag nahihirapan ka, baka hindi para sa'yo yan. Those are wrong ways to think. Pagpatuloy mong i-apply yung ganyang philosophy, you are robbing yourself from, you know, you are robbing yourself of many potential developments na sana na-enjoy mo. And number two, another response, no, in connection to the lecture today, kung ang mga struggles hindi pala masama, in a way dapat hinahanap pa nga natin yung struggles, which is again so contrary, kabaliktaran ng tinuturo ng popular psychology. Kasi nga, ang tinuturo ng popular psychology, layuan mo yung struggles, layuan mo yung hardships. Dapat chill-chill lang. Pero kung naintindihan mo tong lecture na to, mali pala yung ganong teachings. In a way nga, dapat you seek struggles. Maghanap ka ng struggles. Struggles na kapag nalagpasan mo, will bring you improvement. Kaya one of the questions na dapat lagi mo tinatanong sa sarili mo, what struggles do you need to experience for you to become better? Ganyan naman talaga ang buhay. Ang buhay, hindi siya ginawa para takasan mo yung struggles. No, you need to go through. You need to process properly the struggles. And in so doing, doon tayo unti-unti nagiging magaling. But then again, kung i-coconnect ulit natin yan sa popular psychology, sa self-love movement, kabaliktaran yung ginagawa sa atin. Imbis na nag-grow tayo as a person, we are becoming the person we are meant to be. Dahil sa self-love movement, ano nangyayari? Nawawala yung development na yun. Nagiging mga marshmallow tayo. Napupunta tayo sa society na hindi tayo fully equipped sa mga bagay that we need to achieve para maka-achieve tayo in the real world. At marami mga taong ganyan currently. Kaya rin, isa sa mga reasons yan, I think, bakit marami mga taong ngayon lumabagsak yung mental health eh. Especially after they leave school, hindi sila sanay sa mga demands of the real world. Bakit? Masyadong napamper sa loob ng eskwelahan. Bakit napamper sa loob ng eskwelahan? Paano? Yun yung philosophy. Self-love movement. Iniwasan lahat ng struggles, iniwasan lahat ng hardships. Hindi pinag-aralan paano i-handle ng tama yung mga struggles and hardships. Kaya itong mga taong to, when they enter the real world, kawawa. Hindi sila fully equipped. Okay?
So anyway, yan lang yung ating maikling lecture ngayon tungkol sa positive psychology. Sana malinaw na sa inyo ang difference ng popular psych from positive psychology. Okay, so if you have any questions or comments or may iba pa kayong mga examples na naiisip, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.